Aries, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin kung ano yung parating sa inyo ngayong full moon in Capricorn ngayong July 21, 2024, 6:16 p.m. Philippine time. So if you are living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng full moon sa inyong lugar. So ito ay pangalawa na full moon in Capricorn kasi last month meron din tayong full moon in Capricorn. It's in 1 degree. So ngayon 29 degrees siya. So mas powerful ito, mas malakas ang energy niya. So for you Aries, maaring mag-resonate ito sa mga Aries rising, no? Although pwede rin namang mag-resonate sa Aries sun or moon. So ang full moon in Capricorn ay mangyayari sa inyong 10th house of career. So full moon usually it's about letting go, release, endings. So maaring iba sa inyo meron kayong ili-let go na career or trabaho or business that you feel that is no longer serving your highest good. Yung iba sa inyo, maaring may conflict sa bahay, sa family life. Di ba yung iba, nagre-resign sa trabaho para mag-asikaso sa family or merong kailangang mga ayusin sa bahay na nangangailangan ng mas maraming oras at panahon. Kaya yung iba, pwedeng you are considering of changing your career or your job or your business na magiging in alignment siya sa needs ng family ninyo. So yung iba sa inyo, maaring i-consider ang work from home na career para mas may oras at panahon kayo sa family, mas flexible, okay? So meron din conjunction ang Moon tsaka ang Pluto, and Pluto is in retrograde right now, so this is about reassessing the things that you want to change in your life. 11th house is also about your yung pangarap, yung iyong hopes, yung dreams mo. So pwedeng meron kang pagbabago ng pangarap or mga goals na gusto mong ma-achieve na mas kumbaga parang ano, nire-reinvent mo yung sarili mo, lalo na yung career mo, yung finances mo, yung business mo. Okay, so meron tong positive aspect sa Neptune, which is in Pisces in the 12th house. So maaring magiging very creative ka around this time. Maaring meron ka mga creative ideas na nasa subconscious mo lang, yung tipong hindi mo siya ine-explore dahil sa tingin mo, wala kang oras at panahon na gawin yun. But I think ngayon parang maglalaro yan sa isip mo na, subukan ko kaya to, no? Because you are becoming more creative, especially that you are focusing on a career na kung saan mas magiging flexible ka, mas magiging, kumbaga mas hawak mo yung oras mo. You want to be the boss. You want to be your own boss. Okay? And then, meron din tong positive aspect sa Uranus, which is in Taurus in the second house, in your second house. So, maaring meron kang unexpected na source of income, no? Pwedeng may offer sa'yo for a new job, a new career that you are really considering. And this will give you another stream of income, no? Mas madadagdagan yung pasok ng kaperahan sa inyo. Iwasan lang ang ano, yung unexpected na expenses. O yung tipong gagastos ka dahil nabigla ka lang. Or gagastos ka dahil bet mo lang, no? So dapat ano siya, planned para hindi ka, you know, parang hindi ka ma-over budget. Let's see what else. Yung iba sa inyo pwedeng nagkakaroon din ng conflict with your family, parang may pressure sa family mo na mas mag-deliver pa ng ano, ng something na worthwhile, no? Minsan kasi ano, yung family natin, they expect us to excel in the field na gusto nila para sa atin, but hindi naman ganun lagi, no? Kanya-kanya tayo ng trip sa buhay, ng journey, so maaring magkaroon lang ng conflict. Lalo na kung may pressure. Halimbawa, yung parents mo gusto nila na ganito yung career mo, pero hindi naman yun yung gusto mo. Okay, let's see what else. You have the Page of Swords. Oh, learning. Maaring magdadagdag ka ng mga bagong kaalaman, na mag-i-improve ng skills mo, ng abilities mo.
will really help you improve. Knight of Wands, you are finally taking action, Aries. Some of you may be taking some risk. May iti-take ka na risk pagdating sa career mo, sa business. Seven of Swords, o meron talagang kontra sa mga plano mo. Pwedeng itong kontra na to is within the family, no? Na minsan eh parang alam mo yung sinasabi nila na you're not good enough. You have the Nine of Wands. So talagang patutunayan mo that you are good enough. Willing ka na mag-take ng risk, willing ka na i-pursue yung gusto mo dahil yun yung passion mo. With the Three of Wands, I see expansion. Okay, mas nag-expand yung horizon mo ngayon, mas madumadami yung opportunities for you. Some of you, maaring ito ay, you're considering working abroad. Na pwedeng hindi sang-ayon yung parents mo, family mo doon, but you feel like it's time to do it. Yung iba naman, reverse, no? Tipong gusto nyo nang umuwi sa hometown ninyo, home country ninyo, at magnegosyo na lang, pero pwedeng may hindi sang-ayon sa family nyo na hindi, dyan ka muna sa Saudi, o kaya dyan ka muna sa Dubai, o sang country ka man. Oo. But I think you will decide for yourself kung saan sa tingin mo mas may malaking potential for you. Na mas lumago ka, mas mag-grow ka. Okay? You also have, the Empress, oh. Speaking of paglago at pag-grow, so this is abundance, prosperity. Meron kang, you're about to give birth sa isang creative idea. It's like launching a new business, launching a new career. Yung iba sa inyo, pwede rin merong baby, no? May baby sa bahay, like anak nyo. And that's also the reason why meron kang mga changes na kinukonsider pagdating sa career mo. Yung iba nga, maaring mag-resign dahil meron kayong kailangang asikasuhin, pagtuunan ng pansin sa family, lalo na pag, ano pa, no, maliit pa, talagang alagain pa yan. But I see you na magiging very productive. You will know your worth. You will also take care of yourself. Let's see what else. Practice gratitude. So, magiging very thankful ka regardless sa mga challenges na kinaharap mo kasi at the end of the day, you are still blessed. You are blessed with your talents, your career, your family. Be bold and make the first move. O, ayun na nga. This is your courage to take action, to make things happen, lalo na dun sa iyong mga pangarap. Na gagawin mo na, now na. I also see a big opportunity for you na maging content creator o as your career. Pwedeng yan ay bago niyong source of income. Alam niyo yung mga ano sa TikTok, yung mga mommy vloggers, no? Or daddy vloggers. Ayan, mas marami kayong makukuhang followers. And then you have relax. Ayun. So this is part of you taking care of yourself. Taking care of your needs. Relax rin daw. Oo. When things are becoming stressful, kailangan lang nating mag-take a step back. You know, breathe in, breathe out, and relax. Oo. That's part of your self-care journey. So, mention ko lang tong Seven of Swords na to. I also see someone na ano, pwedeng envious of you, no? Pwedeng naiinggit sa iyong estado ngayon, lalo na yung iba sa inyo, maganda ang estado ng inyong career, ng negosyo ninyo. So, maging maingat sa mga taong pagkakatiwalaan nyo ngayon. Especially kung ito ay ano, yung medyo pushy na, "Oy, Aries, sige na, gawin mo to, sumubok ka sa ganitong negosyo." Ayan. Oo. Yung mga investment, no? Iwasan mo nang mag-invest
sa mga bagay, business na hindi nyo naiintindihan pa. Oo, para wala namang sisihan, di ba? Kasi hindi man mag-work for you, may malaman ka man na hocus-pocus doon, eh at least, ikaw, sarili mo lang sisisihin mo dahil ikaw yung nag-decide dyan. Pero kung hindi ka sigurado, don't do it. Mm-mm. Okay? So that is your reading, Aries. Thank you so much. Bye!